Nagbabalik po ang FYI at nandito po tayo sa segment ng agapan natin, ang agrikultura at turismo. Partner, ako naman ang una siguro. Ay, sige, partner. Mayor, balita ko, sa Lipa City, walang mga fish cages. Pero kayo daw ay nagbubuhos ng mga fingerlings. Can you tell us about that system na ginagawa ninyo para sa ating pangingisda? Alam mo, dito sa atin, pag-upo ko at nakita ko noon, experience nung iba, na ma-prevent na yung mga, alam mo yung fish cages, nakita ko na, pinapakain niya ng mga, kahit organic, o mga tae man lang na kabayo, o mga pigs, o mga tae ng mga hayop, ano? Yan ang pigs na niya ang binibigay, binubuhos. Ay, ayon sa pag-aaral, at least nakakasama din sa environment, sa dagat, sa talik. So, dito sa Lipa, ang ginawa ko, bumibili ako ng fingerlings. Libo. Katulad nitong huli, padalawang beses na ako naghulog. Nung una ako naghulog ng fingerlings, umabot ng mga 200,000. Na fingerlings? Na fingerlings. Yan ay halo-halo, tilapia at saka yung mangus. Nilagay, binuhos ko dyan sa tabang ang ano dyan, may halong tabang at ano. Yung ano dyan, kokonti ang salt dyan. So, tabang ang tawag namin dyan, lake yan. So, binuhusan namin yan ng ano, nabuhusan niya ng fingerlings. Twice a year, ako nagbubuhos. At maganda naman ang balita. Dahil nang pag yan ay lumaki na, ay hindi siyempre, mga mangingisda natin, pumupunta dyan. Simula nung magbuhos ako, ang dami na ako huli. So, free for all? Oo, lahat ng magsasaka na bahala. Hindi na naka-cages, kundi pinakawalaan sa lawa ng talik. At ang gusto ni Mayor, kahit sinong gustong mangisda, ay pwede. Napakaganda. Hindi naman naalis yun eh. Balibasa, may bulong. May bulong yun. Ano yung binubulong? Pagkakaalis dito sa lungsod ng Lipa. Dito lang kayo sa Lipa dahil yung pangingisda. Ay, hindi naman umaalis dahil lang na-prove ko. Bakit ito yung nahuhuli? Pag lumaki, nahuhuli. Partner, di maganda. Pag ang programa na ngayon, pagdating sa pangingisda. Ano kaya naman pagdating sa livestock and poultry? Ito yung linya ni Congressman. Yung livestock and poultry. Livestock and poultry natin. Alam mo, medyo dito, magkakaroon ng adjustment. So, dahil alam mo dito sa atin sa Lipa, meron din tayo dito mga sapa, mga river, na dinadali rin ng, may tubig pa rin. Kasi malahit, meron tayong bundok eh. Mga tabi yan, Mount Mularay at Susundalaga, magkatipi yan. Ngayon, yan ay meron tayo dito mga river, mga sapa, ang tawag dito. So dito dumadaloy yun. Ngayon, dati, nung ako'y dumating dito, ay nakita ko na yung mga may-ari ng piggery, ay yung kanilang mga dumi. Yung mga dumi, ay doon nila binabagsak sa tubig. Ngayon, nung mga dalaw ko itong mga sapang ito, ay talagang may itinda, talagang mahirap na natin pakinabangan. So, nagkaroon ako ng, tinutusan ko ang Environment Office, na binigyan na ng warning na sila, once na gamin, hindi sila gumawa ng sarili nilang disposal, kung paano proper disposal, ay sila ay sasaraduhan ko na. Ngayon, marami po ba tayong mga baboyan at mapakarami. Manukan? Kaya maraming manukan, maraming baboyan. Ngayon, yun nga, tungkol sa piggery, hindi sila ngayon. May magpapatayo na pinipigilan ko kung wala kang proper disposal. Yun ang kasi kailangan balanse eh. Tama yan. Balanse. Kailangan, binibigyan mo sila ng pagkakataon, pero wag nila madidestroy ang environment. Sabi nga nila eh, yung mga dumi ng mga manok, napapakinabangan din daw ng Lipa dahil paggawa nito. Yung manok. Opo. Sa manok, oo. Dahil ginagawa daw po dito daw. Organic fertilizer. Or at the same time, yung vermica. Yung bulate. Meron dito sa lungsod ng Lipa niya. Meron dito. Meron tayong badako. Ang badako, yan ay meron silang 2,000 na baka. Puro babae. Wow. Dahil sila'y pagnanganak yung kanilang inahin, ay pagkalalaki ay kanilang kinakain. Pero pag babae, talagang parang prinsesa. Inaalagaan nila, minamasahe pa yan, tine-therapy. Yung milk joy, baka magtampo. Yung milk joy, yun ang gumagawa din ng katulad din ng badako sila. Yung mga gatas din. Tsaka nagsusupply sila sa Starbucks. Anong ating mga fruit bearing trees na meron dito sa
lipa. Ah, meron ditong rambutan. Mm-hmm. Ha? May rambutan dito, meron tayo ditong lansones. Mm-hmm. Meron tayo ditong mangga. Mm-hmm. No? Meron, marami rin kayong buko. Ha? Marami ditong buko din dahil marami pa ditong coconut eh. Mm-hmm. Meron pa tayo ditong ano, yung dragon fruit. Mm-hmm. Yaman ng inyong siyudad, ano po, Mayor Sabile. Mm-hmm. Ngayon, pag pumunta po ang mga investors dito sa Lipa, ano naman kaya ang masasabi ni Mayor Sabile sa pagbabalik po yan ng FYI for your information. GIS Institute provides ample space for training with complete teaching and training facilities. Faster and accurate learning and skills development ready for work training. Learn and earn at Get It Straight Institute Future Mo. Shoot na shoot.